So good day nga mga katidi. Ang pag-uusapan natin ngayon is basketball. Medyo off topic sa aking content dahil paborito ko ang team nito. Hihimayin natin kung paano sila mananalo sa kanilang Best of 7 All-Filipino Series laban sa Token Tech. Lamang ang Token Tech ng 3 panalo at ang Magnolia ay 1 panalo pa lang. So kung kinakailangan manalo ng Magnolia, kailangan manalo sila ng 3 beses kung gusto pa nilang mag-champion. Tara at himahimayin natin kung paano sila mananalo. Unang-una, one game at a time. Dapat focus lang sila sa game na ito, huwag sa susunod na game or game 6 or game 7. Kasi ito muna ang kailangan nila, itong game na to na kailangan nilang makuha or maipanalo. Siyempre kung iniisip nila yung ibang game, mawawala ang focus nila for today's game. Ang susunod, sabayan natin sila or kung mas maganda, takbuhan natin sila. Kilala naman natin ang Token Tech. Lahat yan tumatakbo. Lalong-lalo na yung kanilang mga 3 points. Kumakawala kagad sila. So dapat ganun. Hanggat maaari, sabayan natin sila or tayo yung kakawala. What I mean is, lalaman kagad tayo ng malaki. Siyempre, paano mo magagawa yan? Pagtapak pa lang ng ring, dapat mataas kagad ang energy o confidence ng ating mga player. Dapat pumasok ang mga 3-point natin or mga outside shot natin para lumuwag sa ilalim ang mga big man natin gaya ni Ian Sangalang at Rafi Ribis, maging si Pascual. Siguro naman subok na rin ang mga outside shooter natin gaya nila Paul Lee, Mark Baroka, siyempre yung ating The Beast, Calvin Abueva, pati na rin ang mga bench player natin sila Melton, De La Rosa, tsaka yung mga rookie at sophomores natin na sila Dionisio at Kalisaan, pati na rin si Ahamisi. Kaya kailangan talaga dapat papasok ang mga 3 points natin, ang mga outside shoot natin, makapenetrate sila kagad na maaga, mas maganda na rin yun para makalayo kagad tayo. Susunod naman, dapat defense or pigilan yung mga main man gaya ni Pugoy, Rosario, Castro at Kelly Williams. Hindi ko sinama si Mikey kasi alam niya naman na hindi naman pipigil yan at shoot talaga yan gaya ng sinabi ni coach. At least malimit natin si Mikey. Kung matatandaan nyo nung game 3, diba naka 39 points siya at 10 3 points pero nanalo ang Magnolia. Nalimit nila at least kasi nakapokus tayo kila Pugoy, Rosario at Castro. Dahil sa totoo lang, talagang ang nagpapanalo noon sa Token Tech nung wala pa si Williams, si Rosario at si Pugoy at si Castro. Sila talaga yung main man ng Token Tech. Kaya dapat sila yung mapigilan natin. At si Mikey, kung hindi man natin kayang pigilan, malimit man lang natin. Sabi nga ni coach, at least 50 points. Susunod, dapat magbawas tayo ng turnover. Ang sakit sa mata ng turnover natin, lalong-lalo na yung game 4 at saka nung game 1. Kikita nyo mga turnover natin, parang pinamimigay lang talaga nila eh. Tapos ang susunod, yung depensa natin. Alam nyo naman siguro ang kalibre ng Magnolia Hotshots. Sa defense talaga tayo nabubuhay. Magaling sila dyan, pero biglang nawala nung nakalaban nila yung Token Tech. Kaya dapat ibalik, kumbaga alam na natin na meron na sila eh. Meron na silang ganong kahigpit ng depensa. Kaya dapat ibabalik lang nila yung kumpiyansa nila. Control the game. Kailangan kontrolado talaga natin yung game. Kagaya ng game 3, kontrolado natin ang game. Although mahabol yung Token Tech noon, pero nakokontrol natin. Lamang din kasi sila sa coach. Hindi sa minamaliit ko si coach, Bitolero. Pero siyempre kung sa experience, talagang lamang si Chot Reyes. Lalo na ngayon na mas marami na siyang pinagdaanan mga international game. Siyempre yung taktisya natin, medyo nangangapa pa. At sana makabawi kagad siya tuwing may mga error tayo o mga turnover. Pag time out, ma-recognize niya kagad kung ano yung mali ng cute boots. At ang team naman natin, dapat maka-response kagad.
higit sa lahat, dapat gusto nating manalo. Yun yung parang dapat naka-mindset na mananalo tayo, parang ganun. Kasi malakas talaga ang Talk & Tech. And syempre, yun lastly, yung support nating mga fans, sana naman yung ibang fans dyan, maski matalo, supportahin pa rin natin. Dahil kung sa panalo nyo lang sila susuportahan, hindi kayo legit na fans. Syempre, kasama na rin yung Prey. Sana nga, makapanalo pa tayo bukas para at least may pag-asa pa tayo hanggang Linggo. Ang sabi ko nga, one game at a time. So, salamat sa inyong panonood this video. Ito ang aking analyze. Hindi ako coach, hindi rin ako analyst, pero fans ako ng basketball. So, hanggang dito na lang. Kung may mga comment pa kayong ibang dapat gawin ng Magnolia Hotshots natin, i-comment down below nyo lang. Maraming salamat sa panonood. Please subscribe to my channel, Chris Didi Love.